Hi mga ka-birds! So, ipapakita ko po ngayon sa inyo yung four side of cognitive function o yung apat na personalidad ng isang tao kung paano ba ito ginagamit. At gagamit po tayo ng isang personality type which is ISTP. At yan po yung ego personality type ko po mismo. Mas maganda po kasi gamitin ko ito. Well, at least talagang maideliver ko sa inyo ng maayos kung paano ba ito actual na nangyayari sa isang tao o paano ito makikita na ginagamit o nakikita sa isang tao. Kaya ako nalaman na ISTP ako kasi po nag-take po ako ng personality test. Yun nga lang, kahit hindi ka mag-take ng personality test, kung marunong kang mag-personal typing o mag-type, magagawa mo yon. Kung hindi naman po kayo marunong, pwede po kayo mag-test ng inyong personality. Andyan po yung link sa taas, ganun din po sa baba. Yung pagta-type naman po ng isang tao, kahit na hindi nagpe-personality test, ituturo ko po yan sa ibang araw o sa ibang mga video po natin. As of today, let us use ISTP. Watch it until the end mga ka-birds dahil dyan nyo po makikita sa bandang huli kung papaanong ang demon side o masamang pangyayari sa buhay nating mga tao is nakakatulong para sa panibagong panimula natin sa ating buhay. Introverted thinking, extroverted sensing, introverted intuition, extroverted feeling. Yan pong mga naririnig nyo na introverted at extroverted, yan po yung mga paraan kung paano tayo nag-iisip, paraan kung paano tayo nag-decision, kumukuha ng data. So ipaliliwanag po natin yan for the next video. Magpo-focus muna po ngayon tayo sa araw na to kung paano po tumatakbo o ginagamit o lumalabas ang apat na personalidad ng isang tao. Mga ka-birds, kami mga ISTP, isa po kami sa magagaling sa lahat ng 16 personality. Opo, base po yan sa psychology at talagang napatunayan na po yan dahil po sa kanilang ego na ugali na may TE, hero at SE parent. Dahil sa galing na yan, mga ka-birds, inosente sila sa pag-abot sa kanilang pangarap. Ang ibig sabihin nun, dahil magaling sila, kahit gaano kahirap yung isang pangarap na aabutin nila, inaabot nila yon. Kasi nga bata sila, di ba, hindi mo alam kung mapapahama ka o hindi. Basta ikaw inaabot mo lang yon. Ganun yung bata, basta kukunin mo lang yon. Na kung saan yung ibang tao, hirap na hirap nilang kukunin, tapos ikaw, madali mo lang makukuha. Actually, doon bumabangon yung problema. Na nagiging kahinaan namin pag nalalaman namin na may nasasaktan na ibang tao kahit hindi naman namin intention. Ang kahinaan namin is nasasaktan kami kapag nasasaktan sila. Ayaw namin ng nakasasakit dahil gusto nga namin na maganda yung mga experience nila kapag nakakasalamuhan namin sila. Pero dahil iba-iba nga tayo ng personality, meron at meron kaming nasasaktan at takot kami na masaktan yung kanilang mga kalooban. Kaya pagdating sa pagharap dyan sa problema na yan, dalawa yan kung paano mo namin hinaharap yung aming mga takot. Unang-una is papunta sa subconscious, positive or negative ba namin haharapin yan, papunta rito yan sa unconscious na nagdadala sa amin sa aming super ego. Doon tayo sa positive na pagharap namin sa problema. Nung nagkaroon ako ng problema ng isa sa mga mentor ko, na mga nagtuturo sa akin noon na hindi ko alam na nasaktan ko pala siya dahil mas nahigitan ko yung achievement niya. O tinuturoan niya lang ako tapos mas na mataas pa yung achievement na nakuha ko. Hindi ko yung sinasadya. Kasi ISTP pala ako. Meron pala talaga akong talino na naitatago, galing na naitatago o natural na galing. Na kapag ginamit ko is talaga papunta ang ISTP sa pagiging successful. Ngayon, nung nandun na, nung nalaman ko na na nasasaktan ko yung kalooban nila, affected ako doon. So, yung naging pag-anharap ko doon na in a positive way, papunta rito sa aking, papunta sa subconscious. Kasi gusto ko syempre maging successful ka, maging mas successful pa. Ganun yung subconscious natin. Ngayon, yung pagharap ko dyan sa mga bagay na yan, paano ko hinarap. Ang isa kasing pangarap ko, mga kaberg, as
mga ka-birds as ISTP is maging payapa yung buhay. Opo, syempre dahil nga yung takot ko, ayokong makasakit, gusto kong magkaroon ng payapang puso. So yung subconscious ko, ang nakikita ko, successful ako na payapa. Hindi ko nakikita na more successful pa ako o mas marami pa akong achievement. Hindi yun yung nakikita ko sa subconscious ko na ako. Iba-iba kasi yung tingin natin sa ano sa success. Ang tingin ko kasi sa magiging success ako is yung more kapayapaan sa aking puso at buhay. Kaya ang ginawa ko doon is hinayaan ko na mas gumaling sila kaysa sa akin. Oo. Inano ko na yung sarili ko, ibinaba ko na. Hindi ako nakipagpaligsahan sa kanila. Yun yung naging pagharap ko doon. Doon, positive way kung paano ko hinarap yung aking kahinaan na yun, na nalulungkot at nasasaktan ako, nawawalan ako ng motivation kapag meron akong nasasaktan na iba. So, ginibap ko yung pangarap ko na maging mas successful doon sa part na yun. Ang gusto kong successful is yung maging payapa yung aking puso at isip. So, hinayaan ko na sila na mas maging mas magaling o mas makuha nila yung posisyon na gusto ko. So, nakuha nila. O, naging masaya ako doon. No? Naging masaya ako para sa kanila. So, napunta ako doon sa subconscious ko na kung saan naging successful ako in a way na may kapayapaan ako sa aking puso. So, in that case, dito sa subconscious, naging unstoppable ako. No fear, energy at 100%, all potential comes out, and hire me. Wala nang sumama yung loob sa akin. So, sa araw-araw, kahit maraming problema, makikita ng mga tao, nakikita ko sa sarili ko, at nakikita namin na masaya kami. Ngayon, meron din ako naging problema sa buhay ko as ISTP. Is dumating sa point na negative yung pagharap ko doon sa aking kahinaan. No? Na nakakasakit ka ng ibang tao. O nakasakit na naman ako ng ibang tao dahil nga dito sa natatago mong kung galing, natatagong natural na galing na hindi mo naman sinasadya. O, naging negative yung pagharap ko doon. Kumbaga dahil palagi na lang silang, parang palagi na lang akong nakakasakit, lagi na lang silang nasasaktan. Eh pag nasasaktan sila, nasasaktan din ako. Oo, nahihirapan ako kapag kami nasasaktan. So, ang ginawa ko, iginibap ko na. Yung tipo na ang nagamit ko, hindi yung sa subconscious ko, kung hindi sa, napunta ko sa demon, na demon side ng aking personalidad. Na kumbaga, sige na nga, nagagalit na ano sila, na nasasaktan na lang sila palagi, parang palagi ko na, parang feeling nila palagi na lang ako nakikipagdaigan sa kanila. Yun yung nararamdaman ko ngayon, na feeling ko nakikipagdaigan ako sa kanila. Eh ayoko nang ganun. So yung ginawa ko, totally I let it go. Nawala na ako ng motivation doon sa pangarap ko. So dahil nawala na ako ng motivation, kung ano yung naitatag ko, kung ano yung meron, napabayaan ko na ng todo. Kasi napunta na ako dito sa super ego ko. Diba kung yung ego mo is napakagaling mo? Dito sa super ego, kabaligtaran ito eh. Kabaligtaran. Ibig sabihin na walang ka na ng galing dito, ayaw mo nang kumalap ng impormasyon, ayaw mo nang kumuha ng mga bagong kaalaman. So, ang nangyari dito, talagang lahat ng natitirang meron ako is totally nawala. Kasi nga napunta na ako sa super ego eh. Kung doon napakagaling ko sa ego ko, dito as in talagang napunta ako sa bottom na wala ng kaalam-alam mo o wala ng confidence sa sarili, ayaw ng tumayo, ayaw ng mag-aral, ayaw ng motivation. Kaya dito, kapag napunta ka sa super ego mo, dito nangyayari yung nating tulus, na self-destruct, o talagang nasisira ko na yung sarili ko dahil nga ayaw ko nang kumuha ng mga bagong kaalaman. Lahat ng kaalaman na meron ako, na-stuck na, hindi ko na siya ginamit. Kasi nandun ka na sa super ego. Ang gusto kasi ng super ego is kabaligtaran ng ego mo. Yung kung matalino ka dun at magaling ka, ang gusto ng super ego mo, siya yung mangibabaw na ibig sabihin maging isa kang taong walang silbi. So, yun, nangyari sa part ng buhay ko yung gano'n na napunta ako sa super ego ko. Kasi nga, nung natira ako doon sa pinakamahinang part ng personality ko, doon sa number 4, yung aking kahinaan, naging negative yung aking pagsalubong dito, napunta ako ngayon sa super ego. Ang kagandahan naman doon, nung time na hinarap ko yung problema ko gamit yung aking super ego, which is self-destruct.
ang nangyari, hindi naman totally negative ang nangyari dito eh. Nagkaroon ng restart sa buhay ko. Oo, ano nangyari? Restart or reset? Doon, nung time na nag-reset yung aking buhay o nag-restart, nalayo ako doon sa mga taong toxic. Kasi meron talagang mga taong toxic, hindi talaga sila magiging masaya kahit maliit o malaki yung achievement mo. Malungkot sila, galit sila, hindi sila masaya. Eh ako bilang ISTP, affected ako doon sa nararamdaman nila eh. So hindi talaga ako pala makakapag-move on kasi kahit konting achievement ko lang, masasaktan sila, masasaktan na naman ako. Palaging ganun. So dahil nag-reset yung buhay ko, nalayo ako, naiwan ko na yung mga tao na talagang never palang magiging masaya kahit napakaliit lang ng achievement ko. Yun yung maganda doon, no? Kapag hinarap mo siya ng ano, doon sa super ego mo. Kasi doon sa super ego eh, parang kapag dito ka nagpunta, self-destruct na talaga eh, sisirain mo na lahat. Okay, sige, masira na lahat. Hindi naman ibig sabihin na sisirain mo lahat is wala ka na magiging pag-asa. Doon, kapag ka nasira na ang lahat o nasunog na ang lahat o nawala na ang lahat, may panibagong pagkakataon o panibagong opportunity para sa'yo. At doon sa opportunity na, bagong opportunity na darating, babalik ka na naman doon sa iyong ego, which is yung natural. Kasi babalik at babalik ka sa natural you. Oo, yung, which is, ang ganda sa natural ng pagiging ego ng ISTP is magaling talaga sila. So they can start, we can start all over again. At madali lang namin magagawa yon dahil sa aming TI hero at dito sa aming SE parent. Oo. At doon na naman sa pagiging inosente namin sa pag-abot sa panibagong pangarap namin. So, at the end of the day, kakapunta sila sa subconscious nila kapag naharap nila positively yung kanilang problema. Dito, nagiging unstoppable sila. Unstoppable in positive way. Oo, nagkakaroon sila ng karanungan sa pagharap dito. Ibig sabihin, pag may inaabot sila ng mga bagong goal o bagong pangarap, alam na nila kung paano maiiwasan masaktan yung tao sa paligid nila. O alam na nila kung paano haharapin na hindi sila makakasakit. Oo, kaya mas lalo sila nang ngayon nagiging successful. Na-try mo rin na makapunta dito, na-try mo rin na harapin ang mga bagay-bagay sa iyong super ego, nagkakaroon ka rin dito ng maturity. Oo, nagkakaroon ka din dyan ng karunungan. Oo, naging mas mautak ka na rin dyan kung paano mo haharapin yung iyong problema mo na hindi ka uli mag-i-start from the scratch. Yan mga ka-birds. Yan yung kung papaano hinarap ng isang ISTP o papaano ko hinarap yung mga pangyayari sa buhay ko gamit itong mga ugaling ito. So mga ka-birds, lagpas na po tayo ng 10 minutes. More about this topic po sa susunod na mga video. Dito gagawan din po natin ng video yung inyong mga personality type. Isa-isa lang po mga ka-birds na sa ganoon is maiksing oras lang para mas mabilis ninyong mapanood. So mga ka-birds, may natutunan ka ba sa kaunting pinag-usapan natin dito tungkol sa apat na personality ng tao? Kung nakakuha ka ng value sa pinag-usapan natin, like and subscribe. Opo, and leave us a comment din po kung ano po yung masasabi nyo o kung ano po yung saloobin ninyo. So I guess mga ka-birds, that's it for today. Thank you very much for watching. Bawa, subscribe to my channel and click the notification bell para lagi po kayong updated.